Yan, so dumagsa na naman yung dami ng basura ngayon dito. Ito po ay nalinis na kanina, no, ng ating mga MMDA and DNR Stereo Rangers. Pero pagbalik natin, ngayong alas 12 po ng tanghali. Tingnan nyo po, ang dami na naman. Ayan, so ito na. Dumana na po, no? Wala nang amoy dyan pag nagbisita lahat ng mga ano natin. Apo, yan po talaga matitrain niya yung tubig dun sa... Dito sa outfall. Oh, yun, diba, minsan may stock. May mga na stock, opo. Oh, stock lang yun. So, ito na po yung pag-asa natin na mawala yung ano doon. Naka-stock na tubig na mabaho. So kasama natin mo si Engineer JDP po. Actually po, ito po yung ano, additional dun sa sinabi ko ng last na lang meeting tayo. Nagpadagdag na po ng mga nader na diesel engine motor. 12 horsepower po siya. Para po makuha natin lahat ng sewage dun sa baba. Additional po dun sa dalawa natin 7.5 horsepower na submersible pump. So ngayon po, ito padadang sa secondary kanal natin. Or pwede rin po dito sa manhole natin para po mas efficiente po yung tubig na madidrain ko talaga yung nasa baba. Para tulong na rin po dito sa ginawa nilang pump ng DPWH. Diba? Tignan na po nila, kuma-under na po yan papunta doon. Diba? So, nagtutulungan na ngayon yung STP at saka yung sa baba ng DPWH na ginagawa. So, yun po. Dalawa po yan. Isa sa power, isa sa remedios. So para po yung ano yan, doble-doble na po yan para ma-maintain natin talaga yung tubig. Ma-drain na talaga. Drain at madala na natin sa STP lahat ng baho ng tubig dito. Yan po yan. Apo, ito po yan. Dagdag-versa. Para ano. So, 12 horsepower po ito. So, dagdag ano po ito, no? Versa na motor, no? Pampam para ma-drain lahat ng tubig daw dito sa outfall ng Remedios and Paura. Pump lahat doon papunta sa STP. Nung last meeting natin, siyempre gusto ko po talagang maalis yung baho dito. Yung amoy, sobrang amoy kasi. So ito po malaking tulong po to. Andarin natin ngayon, magda 24 hours po to. Padaan natin sa secondary kanal at saka dito. Yun po yan. Maraming salamat po. Sir, ibig sabihin every outfall may ganito. Opo, yung sa atin na papuntang STP. Kasi ang purpose po nito, sisipsipin yung amoy ng tubig na mabaho dito, di ba? Para sa STP. Okay. Okay, separate po yung sa DPWH. Yun po yun. Ayun yun, marami ba na agad po kayo ng sa lahat ng nasa sa kaya-kaya. Wala na pagdating sa... Ayan, so dito po tayo ngayon sa Patripaura Outfall. Ayan. So pinakita sa atin ni Engineer JDP, no? Yung dagdag dito na gagamitin, no, para tulong, para talagang kasi alam niyo naman na wastewater yung napupunta lahat dito sa ating mga outfall at nangangamoy po yan, and in order na para wala talagang sumingaw, no, i-drain lahat ng tubig, lahat ng wastewater, and ipapump, mapump po papunta lahat doon sa ating sewerage treatment plant or STP. Wala nang amoy dyan pag nagbisita lahat ng mga ano natin. Apo, yan po talaga matitrain niya yung tubig dun sa... Dito sa outfall. Oh, yun, diba, minsan may stock. May mga na stock, opo. Oh, stock lang yun. So ito na po yung pag-asa natin na mawala yung ano dun. Naka-stock na tubig na mabaho. Kasi yung submersible po, ano lang yun eh, yung sa taas niya eh. Opo. So ito po talagang nasa baba. Para sensitive po talaga yung nasa kanal natin dito. So malaking tulong po to, kaya... nagpadagdag po ako ng motor. Po yan. Thank you po, sir. Welcome po, welcome po. Welcome po, welcome po. So, magta-trial po sila ngayon, no? And 24 hours daw yung magiging ano nito, working. And gaya din sa STP, no? Dahil naka 24 hours operation din po yun. Ayan, so talagang kung mapapasalan nyo po kasi itong outfall natin ngayon, no? Merong mga stagnant minsan na tubig,
eh yun yung gustong i-eliminate ng ating contractor, no, nila Sir JDP, para wala talagang maamoy. Siguro kasi minsan pag nadadaan kayo sa bawat outfall, dahil may open siya, ito lang yung parang pinakatakip po, no. Minsan sumisingaw nga dahil dun sa stagnant, may mga natitira na tubig. So yan po ang major concern na i-address nila ngayon dito. Ayan, no. So magiging ano talaga, tuyo yung dyan, mapapump lahat ng tubig papunta po sa STP. So panoorin natin yung ano nila ngayon, ginagawa po dito. Yan po yung secondary canal, yung inayos din nila yung nakaraan. So inaayos pa nila, may inaayos pa na may konting singaw, pero yung doon daw sa may Remedios ay working na. So puntahan natin yun maya maya. So dito sa Buhangin na, medyo ayan, mga bagong pasok. Kanina nalinis na to ng ating mga Manila Bay Warriors, pero ngayon eh may mga bagong pasok na naman po na mga kalat dito. Ngayon ito po, ayan. Ayan, so dumagsak na naman yung dami ng basura ngayon dito. Ito po ay nalinis na kanina, no, ng ating mga MMDA and DNR Stero Rangers. Pero pagbalik natin, ngayong alas 12 po ng tanghali, tingnan nyo po, ang dami na naman. Ayan, samot-saring mga basura, kalat. Eh saan ito nang gagaling? Alam naman nating wala nang kalat dito nung nakaraan, di ba? And regular yung paglilinis dito sa Manila Bay, pero ayan, no. Ang dami na naman po. So talagang kailangan maano, makita yung source na pinanggagalingan nitong mga basura. Yun talaga yung dapat, no, makita yung source na pinanggagalingan nitong mga to. Kasi tingnan nyo po ang nangyari. Ayan, so tuloy-tuloy pa rin yung ano nila pag test dito po sa bagong motor nga po para dito sa outfall ng Padre Paura. Kasi yung doon sa may Remedios ay working na po. And para talagang tuluyang ma-drain yung mga stagnant na tubig dyan sa outfall natin, no. And para wala na talagang amoy. Baka kasi yun nga, no, sabi ng iba, mabaho pa rin daw yung Manila Bay. Baka yun yung naaamoy nila, yung mga wastewater na napupunta dito sa ating outfall na pina-pump naman po papunta sa ating STP to undergo treatment process.
Ayan, so ito na. Dumana na po, no? Yan po ay ano, tubig na galing dito sa yan sa outfall. Wastewater pa rin po ito. At dito po sa pwesto natin, talagang masasabi natin no na maamoy, kakaiba yung amoy, mabaho. So diretso yung tubig dito no sa secondary canal. Ito po ay ano pa lang no, trial pa lang dito or tinitest pa lang yung motor. Yan, pero pinag-iisipan pa kung saan iano po no kung dito sa secondary canal dahil ito rin po kasi ay papunta sa STP no. Yan ito tsaka yung main drainage na nandito sa seawall. So nakikita nyo po yung nangyayari o kapag may tubig na napupunta dito sa baba ng seawall, ayan yung mga tubig na yan, immediately napupunta po dito sa canal no, hindi na siya nagiging stagnant dito po sa baywalk. Ayan no, diretso agad sa secondary canal.